Dear Mama Colleen, isa po ako na taga-subaybay ng programa po ninyo. Kahit na meron po akong trabaho, ay daladala ko po ang aking radyo na pinahiram ng amo ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Secret Girl. Dito po ako ngayon sa Manila at nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang aking kwento. Muli ako si Secret Girl. Galing po ako sa isang failed relationship. Dalawa na po ang aking anak sa aking naging partner. Pero dahil hindi naging maganda ang pagsasama naming dalawa, napagdesisyonan kong tuldukan na ang anumang meron po sa amin. Nagawa kasi akong lokohin ng naging partner ko. Maraming beses ko siyang pinagbigyan, pero maraming beses niya rin akong paulit-ulit na niloloko. Akala ko nga, Mama Colleen, sa pagsilang ng aming pangalawang anak, magiging maayos na siya. Sabi ng mama ko, hiwalayan ko na nga daw kasi hindi na po tama. Kaya isang araw, gumising akong desidido na natapusin ko na ang lahat sa aming dalawa. At bilang wala rin siyang sustento na iniaabot, hindi na para maghabol pa ako. Kaya talagang tinuldukan ko na ang anumang koneksyon ko sa kanya. Yes, Mama Colleen, tinapos ko na ang anumang koneksyon ko sa una kong naging partner sa ama ng dalawa kong anak. Wala na rin naman siyang sustento, wala na rin namang paramdam, in short, wala na po talaga siyang kwenta. Para mabuhay ko ang dalawa kong anak, nagdesisyon po akong mamasukan dito sa Manila. At dito ko na nakilala si June. Nakilala ko po siya sa social media at ilang buwan naming pag-uusap sa phone, nagtapat na po si June ng kanyang nararamdaman. Agad ko siyang tinanong, nanigurado, na baka may asawa ka na ha? Ang sagot niya, hiwalay na. At may dalawa siyang anak doon sa dati niyang partner. Sinabi ko nga sa kanya na, pareho pala tayo. Hiwalay, may dalawa na ring anak. So it's a tie. Ilang linggo din ay sinagot ko siya, Mama Colleen, kasi mabait naman po si June. Hanggang sa nakita na nga kami at dinala niya ako sa kanilang bahay ng mga magulang niya. Pinakilala niya ako, pati na rin sa mga kapatid niya. Okay naman yung pamilya niya, Mama Colleen. Mabait din naman katulad ni June. Kaso, nung pinakilala ko siya sa mama ko, ayaw ng mama ko sa kanya. Kasi nga daw, ay kahati daw ako sa buhay ni June. Kumbaga, hindi daw sa akin nakafocus yung atensyon ng boyfriend ko. Kasi nga daw, pag magkaanak kaming dalawa, syempre daw may anak din siya. Ala nga namang hindi daw magsustento yung boyfriend ko sa una niyang anak. Diba? So yun pong ibig sabihin ng mama ko. Ang advance mag-isip, diba? Pero kahit ano pa ang sinasabi ng mama ko, kahit hindi siya pabor sa relasyon namin ni June, ipinagpatuloy pa rin namin ang aming relasyon. Kasi nga, mahal na namin ang isa't isa. Kahit pa, hindi boto si mama sa kanya. Nang bumalik na ako sa trabaho dito sa Manila, Mama Colleen, dito na nagsimula ang palagi naming pag-aaway ni June. Oh, no. Kahit po sa konting bagay lang. Hanggang sa isang beses nang binuksan ko ang account niya at nakita ko sa history niya, abay ini-stalk pa pala niya yung ex niya. Oh, no. Oo, ang layo ko sa ex niya. Kasi yung ex niya matangkad, sexy, may kagandahan. So kinumpronta ko si June. Tinanong ko siya na bakit pa niya ini-stalk si ex niya. Ang sagot niya ay gusto niya lang daw makita sa account ng ex niya yung mga anak niya. Kasi daw pinagdamot na daw ito ng ex niya sa kanya. And then naalala ko tuloy yung sinabi niya na ako lang daw ang naiiba sa lahat ng nakarelasyon niya. Na hindi matangkad, hindi sexy, pero mahal naman daw niya ako. At sabi pa nga niya, handa daw siyang pakasalan ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa kaniya, Mama Colleen. Kasi ramdam ko naman na mahal pa niya yung ex niya. Kahit na may iba ng asawa,
si ex niya. Naramdam ko at napapansin ko naman talaga na dinadahilan lang niya na gusto niyang makita ang mga bata. Pansin na pansin ko rin naman na kapag minsan may lakad siya, hindi na siya nagsasabi sa akin. Oh, no. Hindi katulad nung dati. Pero siya, gusto niya lagi ako naka-update sa kanya. Kung anong ginagawa ko maghapon. Gusto pa nga niya may picture or video pa para lang maniwala siya. Mama Colleen, ngayon naguguluhan po talaga ako. Hindi ko alam kung hihiwalayan ko na lang ba siya kasi ramdam ko pa na hindi pa talaga siya nakaka-move on sa ex niya eh. Sana Mama Colleen, mapayuhan niyo po ako kasi hindi ko rin alam kung saan na ba ako sa buhay niya. Muli, ako po si Secret Girl at ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Real talk! Alam mo, may sinasabi sila na women's instinct ka. Hindi po yung NSYNC ha. Hindi po yung ano, sikat na NSYNC band nung araw. Women's instinct ka. Na kapag naramdaman mo raw ito, 80% sa daw, ito ay totoo. Again, daw. Pero may sinasabi rin po kasi na OP, si Mama Colleen. OP, ibig sabihin, overpraning. Na minsan, wala naman talagang dapat na kapraningan. Binibigyan lang talaga natin palagi ng meaning saan ang gagaling mula sa pain na naranasan mo in the past. Kaya ayaw mo na sanang maranasan uli ito, kaya may magawa lang na hindi maganda yung partner mo, binibigyan mo na agad ng meaning, napapraning ka na kaagad. Lalo na kung yung partner mo ngayon ay meron ng partner din nung nakaraan at merong nag-uugnay pa sa kanilang dalawa, walang iba kundi yung kanilang mga anak. Diba? At nandiyan din pumapasok yung meron na bang women's instinct, may sinasabing overpraning, insecurity. Yan. Diba? No, option A, that insecurity pwedeng gawa mo, galing sa'yo. Again, dahil sa nangyari nga sa'yo in the past, kaya medyo may doubt ka sa sarili mo. Or option B, kagagawa ng partner mo. Ngayon, talking about insecurities, kung gawa mo, galing sa'yo, option A, galing sa'yo yung insecurity na yan, labanan mo. Kasi sarili mo lang talaga ang kalaban mo dyan. Na kahit anong gawin ng mga taong nakapaligid sa'yo at kahit anong gawing tumbling ng partner mo sa'yo, pero kung ikaw mismo, yung insecurity mo nang gagaling sa sarili mo dahil nga sa nakaraan mo, talaga magkakaroon po ng problema. Ngayon kung yung it's insecurity na yan e galing naman sa partner mo o kagagawa ng partner mo, anong dapat gawin? Kausapin mo siya. Kausapin mo siya para i-secure niya yung relationship niya sa'yo. Ilabas mo na, honey, ang arte. Habang naka-90s, honey, sorry ah. Kasi nararamdaman ko na parang hindi secure yung relationship ko with you dahil sa na-discover ko na ini-stalk mo pa yung ex mo na maganda, sexy. Diba? So, yun, kausapin mo siya na parang feeling mo may bakod, oo, pero yung bakod na yun, anytime, parang feeling mo nagigiba. So, kausapin mo siya. Although, nagsabi na rin naman siya, diba, na oo, hindi ka kagandahan, oo, hindi ka katangkaran, hindi ka kaseksihan. Pero sinabi naman niya sa'yo na sa kabila ng yun, ikaw pa rin ang pakakasalan niya. Nagsalita na rin naman siya eh. Pero again, tama rin naman din na action speaks louder than words. Kahit pa sinabi niya, kung kulang naman sa gawa, eh talagang magkakaroon ka ng kapraningan sa utak mo. So ako no, siguro totohanin na lang niya, napakasalan ka na nga niya. Para sure ka nakaayo, para hindi ka na napapraning dyan. Pero mahirap din kasi na magpakasal sa isang tao, lalo na kung ang dami mong doubts. Ang dami mong yung mga sinabi ko kanina, hindi mo pa nare-resolve. Kasi mahirap itali yung sarili mo sa isang sitwasyon na ngayon pa lang na magkarelasyon kayo, magjowa pa lang kayo, eh ang dami mo ng issues. So bottom line, communication talaga.
kausapin mo siya for once. Kasi si Mama Colleen, manghuhula lang ako dito. Magmamala, Madam Auring lang ako dito. Base sa kwento mo. So for once, kung naguguluhan ka when in doubt with your relationship with him, bilang siya naman yung kasama mo sa relasyong ito, kausapin mo na siya. Lahat ng tanong mo, itanong mo sa kanya. Huwag kang mahihiyang magtanong kung ano na ba talaga kayo. And habang pinapakinggan mo siya, try to assess yourself also. Hindi kaya masyado ka lang nilalamon ng insecurity mo? Hindi kaya masyado mo lang kinukumpara yung sarili mo? Dahil feeling mo wala kang laban sa mga ex niya? Siguro ako baka ang factor din kaya hindi na siya nagpapaalam sa'yo. Baka lang din, assuming ko lang to, assumptionista ako. Nag-a-assume lang din ako na kaya hindi na siya nagpapaalam sa'yo kasi baka naririndin na siya sa paulit-ulit mong sinasabi na o baka mamaya makikipagkita ka kay ex o baka mamaya... Gets mo? Kasi ganyan ang mga lalaki, madaling maurat. Ayaw nila na makulit. Tayo mga babae, legit na makulit talaga tayo. Pero ang mga lalaki, kapag sinabi na nila na hindi niya, minsan ayaw nila ng paulit-ulit tayo. Totoo yun. Naiirita sila sa ganyan. Pero again, gusto ko lang din klaruhin sa mga kalalakihan na hindi rin naman kami magiging makulit kung gumagawa kayo ng paraan para ma-secure kung ano man yung gusto naming nasa amin. So again, it's just a two-way process. It's just, kumbaga para mag-work ito, para bumalik-balik tayo sa ating paroroonan. Communication talaga is the key. At kung may sinabi ka na isang bagay, samahan mo ng gawa. Hindi yung mas malakas pa yung salita, pero kulang na kulang sa gawa. Kasi para lang yung naglista ka ng utang, pero sa hangin mo lang nilista. Hihipan lang din ng hangin. So, ganun lang yun. So, again, for once, bago ka bumitiw, reassess yourself. Kasi baka wala naman talagang problema. Baka masyado ka lang na-insecure kasi nga maganda si ex. Baka wala naman dapat na competition pero nakikipag-kompetensya ka pa sa kanya. But real talk, di ba? Ikaw na rin naman nagsabi, may asawa na si ex eh. Bakit ka pa nababother? Pangalawa, again, kausapin mo na lang si June. June! Anjun ka na naman. Oh, no. Nag-i-istok-istok. Let him know you're not comfortable. Pero again, kailangan mo rin kasing tanggapin na baka naman totoo na gusto niyang i-istok si ex, hindi si ex, kundi yung mga bata. Diba? Kung ikaw na kaya mong tuldukan kung ano man yung relasyon mo o naging relasyon mo sa ex mo sa ama ng mga bata, kung ikaw wala kang koneksyon, ibahin mo si June. Magkaiba kayo ng sitwasyon. In all fairness naman to June, baka gusto niya pa rin kahit papaano maging ama sa mga bata. Diba? Kahit papaano magkaroon ng koneksyon sa mga bata. Kasi baka siya yung tipo ng lalaki, ng tatay, na ayaw naman talaga niyang abandonahin yung kanyang mga anak. Kung ano man yung kwento nila, hindi ko na alam. Pero hindi ka ba natutuwa? Diba? Na merong isang tatay who's willing na makita pa rin yung mga anak niya sa kabila ng lahat. So baka lang masyado ka lang nag-overthink. Pinili mong pasukin yung ganyang relasyon eh. Pinili mong makipagrelasyon sa may anak na in the past eh. Dapat hinanda mo yung sarili mo sa mga consequences. Hindi yung aarte ka dyan. Eh bakit ako Mama Colleen? Bakit ako? Wala na akong connection kay ex. Ikaw yun! Diba? Kasi nga, ayaw mo talaga sa ugali ng ex mo. Wala siyang kwenta. Eh, ito, may kwenta siguro. Diba? Again, whatever, ano man yung nangyari sa kanila, wala tayo doon. Pero wag mo namang ipagdamot din yung karapatan niya na makita yung mga anak niya sa una. Ngayon, kung hindi mo talaga kaya yung ganyang sitwasyon na meron kang kahati, maghanap ka ng single. Oo. Kasi, baliktarin mo man ang mundo, be. May anak siya sa una. Hahangad at hahangarin niya talaga na makita yan sa ayaw mo at sa gusto. Again, magkaiba kayo ng sitwasyon. Oo, pareho kayo ng naging sitwasyon. Separated with your previous partner. With two kids, pareho, equal. Pero magkaiba pa rin kayo ng pagnanais. Okay? So yun na yun. Ayoko na.
Kung ayaw mo ng issues, sabi nga ng nanay mo, kung gusto mo ikaw yung priority, hanap ka na lang ng single. For your peace of mind. Alright? Once again, yan po ang kwento ni Secret Girl dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.